Isa pong magandang araw sa inyong lahat. It's a Holy Friday today. Medyo naisipang mag-video, mag-vlog. Kasi ilang linggo na pong naka-quarantine po tayo. Ako po hindi kasi every weekend pumapasok ako. Quarantine po dito sa UK, this is the third week. I think in-extend pa nila. Wala pong magawa kaya mag-video-video po ako ng konti. Nakita ko po yung pusa namin, ang sarap ng tulog dito. Kaya yan, i-include ko siya sa video. Kanina nakatihaya siya. Pakita ko rin yung labas. Ganda ng araw dito sa UK. Medyo nagsisimula ng summer. Ayan po. Yung labas. Ang tahimik. Kahit naman walang ano rito eh. Hindi na lockdown. Hindi na ka-lockdown, talagang tahimik dito sa lugar namin. Lalo na ngayon na lockdown po ang UK. Mas lalo po itong mahimik. Yun naman po yung asawa ko, walang sawa na lagi na lang may ginagawa sa garden, yung bench po namin, yung bench sa garden namin, inaayos niya. Kasi medyo nabubulok na doon yung mga kahoy, it's made of timber. Ito po, gumagawa po ako ng cassava cake. Paborito ng anak ko kasi ito eh. Kaya gagawin ko siya. It's his birthday tomorrow. Sabado ng pagkabuhay. Kaya sabi ko instead na yung cake na yung sponge cake na ginagawa natin normally. Sabi ko mas maiging ano na lang, cassava cake yan, dalawa po. Kasi paborito po niya yan. Though is of course is a half English half Filipino, pero nakuha po niya yung blood ko mga 80-85%. Kaya mukha po siyang Pinoy bahay sa English kasi dito po siya lumaki. Yung asawa ko. Ito po yung miniature garden na ginawa niya, yung raised garden. Ang ganda po niyan kasi may water feature doon, hindi pa nakaon. Kaya ito po, lockdown. Lockdown to the max. Mamaya siguro magbablog ako about sa mga gamot na maaari nating inumin, yung herbal medicine tinatawag, luya. Mabisa daw sa sore throat. Sabi nila, pwede rin maagapan natin yung coronavirus natin pag uminom tayo ng mainit na ginger with lemon or calamansi sa Pilipinas. And with honey. Yun po, yung honey ko, walang topak ngayon. Kuminsan po may topak yan eh, kaya pag may topak yan, siyempre wag natin patulan. Pero may time po na hindi ano eh, hindi ko may iwasang hindi patulan. Pero masipag po siya, may topak nga lang. Tapos eto naman yung cherries namin. Wow, ang ganda ng bulaklak. It's good Friday. Pero I don't wanna say it's really good because of the pandemic. Pero at least may mga positive thing po tayong dapat ipasalamat sa nangyayari ngayon. Kasi po, tumahimik ang mundo. Walang mga away-away sa mga pub, yung mga nalalasing. Kasi wala nang pumupunta sa pub because of the lockdown, quarantine. Yun po yung magandang nangyari dito sa UK. Kasi po, ang mga tao rito, mahilig po sila sa pub. Yun naman masasabi ko. Pag Friday night, Saturday night, talagang punong-puno ang pub. Pero kung pupunta ka simbahan, siguro mga 1/4 ng tao ron. Maswerte na pagka 1/2, eh, ganyan po yung mga English. Pero sa pub po, pumunta ka punong-puno. Yan po ang buhay nila ngayon. Ngayon, siguro natuto silang manalangin. Natuto silang lumapit sa Diyos. Kasi kala nila, porkit mayamang bansa sila, they can do everything. Ngayon, pinakita ng Panginoon kung sino talagang makapangyarihan sa lahat. Pasensya na po, makalat ang kitchen. Wala lang pong magawa kasi lockdown nga. Doon marami na po akong nagawa sa bahay. Lagi ako nagluluto. Nag-aagyo-agyo. Naubos ko na yata yung agyo dito eh. Ganyan po yung lockdown. Tapos yung isang maganda pa rin kasi yung anak ko, lakwatsero eh. 19 years old po siya sa Sabado. Birthday niya bukas pala yun. Dahil siya ay lakwatsero ngayon, hindi na po naglalakwatsa. Of course, kasi they don't allow the gathering anymore. Sisitahin ka talaga ng pulis. Yung lockdown dito, hindi ganong stricto eh.
Buti nga dyan sa Pilipinas, yung advantage kasi ng napaka-strict ng lockdown, kita mo naman yung mga cases natin ngayon, ano ba ngayon, 10th of April, another 100 cases uli. Talagang nag-flatten na ho, baka pababa na talaga yun. Kahapon, nasa 200 yung new cases. Kasi yung Pilipinas, nag-peak siya ng 500, ay yung pinakamataas na new cases na naitala last week. Ngayon po, flatten na talaga siya almost. Kaya makikita po natin ang epekto bukas po ay sa next week. Actually, next week, extended lockdown up to katapusan ng April. Kaya nakakatakot po nito, baka mawalan na po ng pondo ang gobyerno natin. Nag-aalala po ako sa, actually sa buong mundo, yung mga mayayamang bansa nga wala silang ganong magawa ngayon. Ang Amerika, badly hit. Ang UK, kasama po sa top 10 na may mga pinakamalaking kaso ng COVID dito, nasa 65,000 na. Kahapon ni another, daw nagpa-platin na yung 5,000 cases nila kahapon, yung sign na nagpa-platin na kasi ng isang araw, 5,000 uli. Hopefully, hindi na tumaas pa ng ganyan. Kaya bukas, papasok ako, hindi ko alam kung gano'n nakabisi ang ospital. Patabaho po kasi ako sa ospital, luckily, weekend lang, kaya yung 5 days ko, parang quarantine ako rito sa bahay. Papakita ko na lang yung mga bike po namin dito. Ito yung mga sinampay namin. Sorry po. Buhay UK po kasi. Ito yung bike ko, e-bike. Ito yung ginagamit kong transport. Papasok sa work. Electric bike po yan. Kaya hindi po ako ganag struggle pagpedal. Ito yung bike ng anak ko. Yan, ito naman po yung sa akin. Yung manual bike ko, hindi po e-bike to. I think I used that for almost 11 years every day going to work. Kaya sabi nila kaya medyo fit daw ako because I keep cycling. Pasok po ulit ako sa bahay. Basta ito lang po, chill-chill lang po. Do tinatanggal ko lang po ang konting negativity nangyayari sa buong mundo. Kaya chill-chill lang sa bahay. Ito po yung piano ko. Isa pong pastime ko rito pagka medyo hindi ako busy, piano-piano, ng mga religious, ng mga instrumental. Gusto niyong makita po yung labas, sige, lalabas po ako. Ito po yung, yan, sige, para makita niyo ang labas ng bahay namin. Napakatahimik po. Sa bagay, lagi naman tahimik dito. Ayan, mga kotse, nakagarahe. Ayan. Yan pa, sige. Ang init, pasok na po ako. Ayun. Dito naman kasing lockdown, parang di naman, parang hindi halata. Kasi lagi naman tahimik dito sa, sa lugar namin. Hindi po kasi ako sa London. Ang London po iba, mas simple busy. That's their main city, kaya ang London laging busy. Parang Manila. Pero ang Manila, 10 times busier than London, I can say. Kasi medyo matagal na po ako rito sa UK. Mag 21 years na ako rito, magta 22 years. Kaya ilang beses na rin po akong nakarating sa London. Kaya ang masasabi ko, ang Manila, I think one of the most really crowded, congestive city in the world. I've never been to India kaya hindi ko pa rin po mapagkumpara, pero masasabi ko lang po ang London though is busy but it's not as busy like in Manila. Saka mga bahay po maayos kasi sa London naman hindi ka pwedeng magtumira lang sa mga barong-barong o sa mga boxes. Sa lamig po ng panahon dito hindi ka bubuhayin ng panahon. Ayan po yung pagkakaiba sa Pilipinas po kasi maglagay ka lang ng boxes dyan, you can just sleep sa sidewalk. Kaya marami tayong mga street dwellers, yung mga homeless sa tabi-tabi lang kasi they can still cope up with the weather, lalo na sa gabi, okay lang kahit matulog ka sa labas. Pero dito sa London, hindi pwede yan. Talagang mamamatay ka sa lamig dito pag winter. Kaya mga bahay dito maayos, kailangan made of
Karamihan dito may the bricks. Saka ang London po, ang UK in general, mayamang bansa. Tapos may mga ayuda ka sa Pilipinas, sa Pilipinas, sa gobyerno nila. Pero we haven't experienced to get benefit from the government apart from yung natatanggap kong child benefit. Dito kasi uso yun eh, child benefit. Ngayon yata nilimitahan na nila, nag-stricto na sila. Kasi nauubos na yata ang pondo ng gobyerno. Though mayamang bansa po sila, pero syempre may limitation po ang yaman ng mundo. Ngayon sa nangyayaring COVID pandemic ngayon, parang ubos na yata ng yaman ng mundo. Kahit gaano kapakayaman, syempre may limitation ho yung pondo ng gobyerno. Ang nakakatakot po niyan, hindi po natin alam kung hanggang kailan ang tatagal itong lockdown na to. Kasi once po ang lockdown, nilip up nila, binalik nila sa normal, baka bumalik ho yung pag-spread ng virus. Lumala. Ayun pong nakakatakot. Kaya parang na-corner po tayo ng pandemic na to. Kaya let's just pray na matapos na pong lahat na to. At marami po akong naririnig na maraming mga naka-imbento na, nakatuklas na gamot. Pero dahil po it needs clinical trial, kaya hindi pa po magiging out sa market yon. Kasi kailangan pong masusing pag-aaral. It takes time. Baka ang pinakamabilis na nga po niyang ma-process eh, mga 1 year daw. Oh my God, ang pandemic talaga lumaganap February, first week of February, diyan lumaganap. Tapos nag-multiply tenfolds. Kaya isipin na lang po natin, 1 year. Sana hindi naman po ipahintulat ng Panginoon na I don't want to think about it kasi nakakatakot. I don't want to. Huwag na nga po tayo mag-isip ng negative. No, it's Good Friday today, Holy Week, Good Friday. Sana po ang ano ko sa Panginoon maging good talaga. Hindi, naniniwala po naman kasi ako na ano eh, hindi po mawawalan ng kaburuhan ng pagkamatay ni Jesus Christ sa cross. Siya po ay namuhay sa gitna natin bilang tao. Na yung hagupit na hinatol sa kanya, lumatay sa katawan niya, tumatagos hanggang sa laman. Talagang naranasan po niya yon bilang tao. Ginawa po niya yon alang-alang sa atin. Ikaw nga, hagupitin ka lang isang beses ng stick, di ba? Napakasakit yun pa kayang hagupitin ka ng merong mga tinik-tinik. Tapos sumasama yung ibang flesh. Apart from that, kinurunahan siya ng koronang tinik. Na tinik talagang matatalas, na talagang yung dugo po ng Panginoon eh, umagos sa mukha niya. Can you imagine that? Tayo konting mapalo lang, no? Lalo na ng bata pa tayo, nasasaktan tayo, di ba? Ang Panginoon po, naranasan po niyang lahat yan. Tapos sa apart from that eh, binuhat po niya yung napakabigat na krus. Yun mo, yung krus, sugatan ka, nagdurugo ka, hinampas ka, tapos pinasan mo pa yung napakabigat na krus, nilait-lait ka, iniinsulto ka, dinuduraan ka all the way sa bundok ng Golgota. Pagdating doon, pinako yung dalawang kamay mo. You know, yung nangingilabot ako eh, when I think about it, yung pain na inano ng Panginoon natin, naranasan natin. Kaya naniniwala po ako na hindi po mawawalan ng kabuhulan ng kanyang ginawa, ang pagsasakripisyo niya sa ating lahat. Kaya yun pong message ko sa inyong lahat, from the UK to the Philippines, all over the world as well. Marami pong salamat sa panonood at pakikinig sa video to.